Ay, sa totoo lang, no, isa po sa mga na-realize ko, budol is everywhere. Madali makapambudol. Kung politiko ka, madali makapambudol, no? Kung reporter ka, madali makapambudol. Mga vloggers, madali makapambudol din, no? Minsan kasi magbabasa ng isang article, medyo articulate ng konti. Makikita niya naman kung sino may utak tsaka sino wala, di ba? I think that's pretty obvious. Pero syempre, minsan pag masyadong swabe yung pagkakapackage ng isang content creator sa sarili niya siguro, baka nako-cover yung ano niya, napapagtakpan yung kanyang kakulangan. Kaya ingat-ingat lang kayo, no? So, hindi ko naman sinasabi na masama lahat yan. Wala akong tinutukoy na content creator in particular. Ang sinasabi ko lang, dahil sasabak sila sa politika, eh they should also be scrutinized. Fair game sila, yun ang sinasabi ko. Parang kunwari, journalist, diba? Technically kasi, pag journalist ka, hindi ka naman dapat tumatawid sa larangan ng politika eh. Because you help in improving the politics, the political discourse, by doing your job as a journalist properly. Hindi ibig sabihin na, kunwari, journalist ka, feeling ko, kaya ko i-save yung mundo, tatakbo ko sa pagka-presidente. Wala lang pumipigil sa'yo. Pero kung gusto mong tumalon from journalism to from the news media to politics, dapat wala nang balikan yon. Because sa konteksto po ng journalism in relation to the powers that be, they're treated as natural adversaries. Yun po ibig sabihin ng tinatawag na adversarial journalism. And that's what differentiates, for instance, legitimate journalists from regular content creators. O iba naman, nagpapanggap na journalist, pero they're more of a content creator, or to be more precise, clout chasers, yung mga CC. O. Yung mga journalist kasi, pag hindi ka pwedeng tumalon sa larangan ng politika habang yung isang paa mo nandun pa rin sa journalism, because that's a natural conflict of interest. Kasi ikaw nga dapat yung watchdog dun sa mga may hawak na kapangyarihan. E paano ko isang paa mo nandun? Kaya nga, bawal yun, di ba? Yung baka hindi kayo familiar dito. Kung hindi familiar sa takbo ng journalism, kung ikaw isang journalist, hindi ka pwedeng PR man, for instance, ng isang politiko rin. Kasi, ano yun? Diba? May conflict of interest yun naturally. Eh, yun lang. Napansin ko lang kasi kanina dahil may magandang tanong dito. Sasagutin ko yan sa ibang pagkakataon. Mahaba yan. Okay. Yan kasi yung rule of thumb, no? Kung ikaw journalist ka, tapos tumalon ka sa politika, dapat wag ka nang bumalik. Pero there's certain exceptions, and it should take a lot of time for you to regain your credibility. Hindi pwedeng kunwari, journalist ka ngayon, tumakbo ka, nag-congressman ka, nag-senador ka, nag-vice presidente ka, nag-presidente ka. Tapos dahil siguro, medyo hindi na conducive doon sa iyong ambisyon, yung politika, babalik ka sa media. Dapat hindi ka na bumalik. Okay, network mo, dapat hindi ka na embrace. Ang problema yung mga network naman natin, wala namang pakialam yan sa ganyang issue ng conflict of interest, no? Kasi hodang naging vice presidente, basta bumalik at merong following at maraming nanonood, tatanggapin pa rin. Diba? Yun naman objective eh. Kasi meron daw credibility. Walang pakialam kung merong inherent conflict of interest. Siyempre, once in a while, nagiging journalistic din naman yung kanilang pagtindig. Itong mga tumalon at bumalik. Umalis at bumalik sa media. Pero that's more of a rarity than a regularity. Diba? Pasensya na po, I'm spewing facts. Wala pong sinasabi sa inyong hindi totoo. Yung sinasabi ko sa inyo, walang bola. This is the hard truth. The hard facts. And this should be the norm. Yun nga. Yan, totoo yan. Viewership ang habol. Ayan. Pero may mga ilan-ilang pagkakataon naman na mayroong bumabalik na nariregain naman yung credibility nila, to be honest. Okay? Nariregain nila yung credibility nila. And that's a good thing. Pero it takes a long process. Okay? It's a long, long process.
Mahaba yung discussion pag iniisa-isa ko pa po, no? Kasi meron tayong examples from the United States na tinuturo ko kasi sa klase to, kaya pwede tayong mag-discuss dito for the next 3 hours. Pero yun lang sinasabi ko sa inyo. Oo. Yan, example, tumakbo kang senador, kumambi ka rin sa questionable politician, o kahit kanino, hindi pwedeng babalik ka, anchor ka. O kaya, diba, makikita yung pangalan mo, magiging mukha ka ng newscast. Merong ano yun, merong natural conflict of interest yun. Yan. Ito, kunwari ako. Ito. Iprokito ko pag kunwari, naniwala ako sa sarili kong press release. Kunwari, nagising ako isang umaga, humarap ako sa salamin. Kinausap ko yung sarili ko. Sinabi ko, ang galing-galing mo, pwede ka maging senador. Ang galing-galing mo, pwede ka maging presidente ng Pilipinas. Eh syempre, yung kausap ko sa salamin, kung ano yung binabato ko, yun yung babalik niya sa akin. Kasi ako yun eh, di ba? Pag iba yung sinabi niya sa akin, baka demonyo yung kausap ko. Ibig sabihin, pag naniwala ako rin sa sarili kong delusion, at tumalon ako sa politika, wala na dapat balikan yun. Yan, wala nang balikan yun. Yun ang ano, yun ang tinatawag na ano, yung tinatawag na point of no return. Ayan. Eh pero syempre, itong rule na ito, it doesn't necessarily apply sa mga content creators. Kasi alam nyo, yung mga content creators, ano yan eh, lagi mayroong excuse eh. Pero yung sabihin nila, they can do a lot of political commentaries. Sabihin nila, ano ko, talagang naninindigan. Kumo nililinya na rin sarili nila sa political commentary, yung mga podcast, etc., etc., may halong analysis, doing journalistic work, kuno. Pero pag siningil mo na pagdating dun sa pagtalima nila sa standards ng journalism, pwede magpalusot agad eh. Ay, teka, hindi mo na ako journalist eh. Ba't mo ako hinihinga ng ganyang standards? Content creator ako eh. Ah, ganon.